Tanungin kita, Arvin, kasi na ito nga magkakaroon ng bare knuckle fight dito sa URCC. Ang maglalaban eh possible nga itong si Boss Bullet siguro. Tapos gusto rin lumaban ni Mr. Mainit ng bare knuckle. Anong opinion mo dito sa bare knuckle na to? Na-try mo na ba to? Itatry dapat, may ano ko niyan eh, meron kasing malapit dito sa Thailand. Mm-mm. Nagbe-bare knuckle na talaga sila. Yung bare knuckle, ano, BFKC? Oh, BFKC. UK yun, base. UK base. Tapos, oh, dinala sa Thailand. BKFC. Bare knuckle fighting championship. Sikat yan sa UK. Tapos, nasa Thailand na rin, ilang taon na? Dalawa, tatlo, mga ganun na. Tagal so, na rin pala. So, naibitahan rin ako minsan dyan, pero malaki ang bayad sa kanila, pero parang ano eh. Parang masyadong brutal yan. Oh. Kasi ano lang yan, bro eh. Ang poprotektahan lang dyan is yung wrist mo eh. Wrist lang? Oo. Ito lang. Oo. O, tapos dito, master, meron. Oo. Hindi, wala. Wala, no? Wala. Yung wrist. Ito lang, wrist lang. Dito lang. Irarap dito pero nakausli yung... Irarap dito konti lang pero yung knuckle nakausli talaga para protektahan lang. Oo. So, possible na ma-injured yung knuckle mo dyan, di ba? Oo. Pati ito, lalo na ito. Itong pinaka-ano dyan. Itong pinaka-delikado dyan, no? Itong thumb. Minsan tumatama yan, eh. Itong thumb ko dito. Oo. Oh, kasi pag tumama yan, eh. Masakit yun. Masakit yun. Pati masakit yung ano, pag tinamaan yung ulo mo ng knuckles, ulo sa knuckles, parang ang sakit yan. Depende yan kung matigas talaga yung ulo mo. Oo, pero nga, no, mapupunit talaga yan. Yun nga eh. Konting so, naisip... knuckles sa ano. Oo. Ano yan? So ang naisip ko dito, possible na masugatan yung knuckle mo, ma-injured ka, tapos talagang basag yung mukha mo dyan pag tinamaan ka. Talagang mababasag. Oo, sigurado. Basag. Basag yan. Sa jab pa lang, basag na yan. Oo nga, no? Sa jab pa lang, basag na. Hindi kaya magko-compensate na malilesen yung suntok mo kasi masakit na yung knuckles mo? Pagdating naman yan doon, Lex, hindi mo na maisip yan. Yung adrenaline mo doon, iba na. Totoo. Grabe. So, sa tingin mo ba, ano to, yung TF, same lang na mga regular MMA fight at saka ng mga boxing kumpara sa bare knuckle? Or sa tingin mo, mas mataas yung TF nitong ano, bare knuckle? Hindi ko lang alam, ha, pero... Mataas ba yung bare knuckle mo? Sa mga ibang bansa, mataas? Oo, oh, mataas. Pero dito, dyan sa Pilipinas, hindi ko lang talaga alam kung anong-ano nila. Ay, hindi naman ako pwedeng magsabi na dapat taasan. Oo, tama. Diba? So, tingnan natin. Hey. Pero sa ibang lugar, mataas siya. Hindi pa kasi ako nakatry eh. Ayoko rin itry. Ba't ayaw mo itry? Masisirayan mo ka eh, no? Delikado. Okay. Hindi, okay na ako sa MMA. Ikaw, Sir, Master Ray, natry mo na ba yung bare knuckle? Natry mo na, Master? Hindi pa sa contest o sa circle, hindi pa. Pero noong teenager, away sa labas. Oo, away ano, mga kabataan. Hindi ba yung sa labo-labo, sa away sa labas yun? Teenager pa ako. Oh, yun yung mga natatry natin eh. Pero anong opinion mo dito? Away kanto. Oo. Anong opinion mo, Master, sa ano, sa mga maglalaban ng bare knuckle? Sa tingin mo ba itong bare knuckle na to? Kasi hindi ko naitanong kay Chief Alvin Aguilar kung yung bare knuckle fight ba ay may weight division or walang weight. Kasi alam mo naman. Meron. May weight category yan. Kasi kunyan eh. Katulad nung hindi pwedeng pagka sa contest talaga, competition, parang sa MMA din, boxing, Muay Thai na may weight category.
Kasi delikado kapag ka lalaban yung 70 kg against 58 kg, tinan mo yung bigat ng kamao niya. Totoo, totoo. Diba? Tatama sa ulo, tatama sa mukha. Lalamang yung kwan, lamang talaga yung mas mabigat. Pagka hindi mo siya. Oo. Kaya oh, may weight category yan. Okay. So dapat pala, dapat. Kasi ang mangyayari, kung sakaling matuloy daw, Boss Bullet, tsaka Kiko Matos, pero hindi pa sure. Pero mukha namang magkasing weight lang naman halos sila eh, no? Kung titignan mo, kasi mas matangkad si Kiko Matos eh. So pwede naman, pero hindi talaga advisable na mas mabigat or walang weight category itong Bernacle. Delikado talaga. Oo, delikado. Kasi doon na nga lang sa May Gloves, delikado na eh. Sila po, no? Hindi nga sila, dinadan naman talaga nila sa kon eh, sa by weight sa ibang bansa, yung Bernacle Fighting Championship. Sakit yan. Sakit nga yun. Ang mangyayari kasi dito, Master Ray, ang sabi ni Chief Alvin Aguilar, sa Bernacle, pwede maglaban ang professional sa professional, amateur sa amateur, at saka non-experience to non-experience. Yun yung sabi. So magkakatalo na lang siguro to sa weight. No. Eh paano kung sakaling ano, magkaroon, tingin mo ba sa inyong opinion, Master Ray, exhibition match, Bernacle fight, kunyari lang magkaibang weight. Kunyari weight ni Bullet tsaka ni Mammoth, tingin mo okay to, hindi? Hindi. Delikado, si Matos, no? Hindi, Mammoth man. Ay, Mammoth. Grabe ang bigat ng suntok ni Mammoth. Di ba? Oo. Hindi pwede siya exhibition fight. Grabe eh. Heavyweight, mas mabigat yun eh talaga. Hindi nga dapat exhibition fight ang Bernacles eh. Kaya nga eh, dapat hindi wala pwede, exhibition no? Fight. Daanin talaga sa court. Tamo nga yung nag-MMA sila ni Mammoth sa kasi Kuan, di ba? Laglag si ang alam ko pag ganyan na ano na delikado ng Bernacle, dapat waiver. Oh, may waiver yan. May waiver yan. Oh, grabe. Oh. Na Bernacle. Oh, pero pagka tinawaan ka no, malakas yung basag. Pag ganito basag talaga yung kuan mo noon. So at least yung aware kami kasi ilong mo pa. May exhibition fight pag Bernacle. Totoo yan. Pero may sa tingin nyo ba? Kailangan tayo itong punta talaga yung daanin na ta. Dapat. Oo. Sa tingin nyo ba, itong Bernacle fight na to ay... Delikado yan. Delikado. Oo, delikado kasi to eh. Yun, kailangan may waiver. So, yun nga, kasi natanong din kita, Arvid, parang ayaw mo nga lumaban sa Bernacle fight. So, talagang ano, mukhang mapapaisip siguro yung mga tao dito na lumaban. Kasi if ever mangyari to, ang maglalaban ng Bernacle fight, kasi kung ayaw ni Kiko Matos, Boss Bullet at saka Mr. Mainit. Tingin nyo okay to, medyo match kahit pa paano? Tingin ko magka-weight lang naman din to. Pangkad si Mainit eh. Ayun, anong weight ni Mainit? Tingin ko ang weight ni Mainit, siya ay mga... Kasi tingin ko kasi tangkad mo Arvin, or ay mas matangkad ka ng konti siguro. Oo, mas matangkad ka ng konti, or kasi tangkad mo itong si ano, Mr. Mainit. Anong tapos weight mo ngayon, Arvin? 80 kg. Tingin ko mas mababala ng konti. Tingin ko si Mr. Mainit nasa ano yan? 76 to 78. Oh, 80 kg ako. Tapos, oo. Tapos so, possible. Kasi sila sa fighting, di ba? Oo. Kasi ang last weight ni ano, Boss Bullet, nung nilabanan niya si Mammoth, 76. Pwede. 176. Pounds. Oh, 176 pounds. Hindi, 176 pounds yung weight ni ano? Uh-oh. Bullet. So nasa ano 'yon? Nasa 79. Baba lang pala. Kasi ang 180 is 80 kilo eh. Mga 80 kilos, sorry. 80 kilos diba? 176. So tama, pwede na rin silang magtapat. At ang sabi nila, kasi hindi ko mag-gets yung sinabi ni Chief Alvin Aguilar na sa Bernacle fight, pwede raw mag-clinch? So pwedeng hawakan?
Hindi, ang tawag doon is dirty boxing. Oo. Kasi paano yun? Lang yan eh. Dirty paano boxing. Paano? Sige nga. Mas, diba yung clinch? Yung gaganyanin. Pero ah, yung dito, ito yung dirty boxing. Ginang ganun. Eh. Ito. Yan. Ah, pwede yan. Yung i-clinch mo yung ganun. Dirty boxing. Pwede yun. Tapos kaya dito. Oh. Shoulder. Bang, bang. Tapos clinch. Bang, yun. Dirty boxing ay, yan. Ay, grabe. Kasi bukas eh, no? Wala kang gloves eh. Oh, dirty boxing. Pwedeng dirty boxing. Huwag ka lang yayakap. Oh. Pero pag dirty boxing, clinch. Bang, pwede. Sa BFKC, ganun ba yun? BFKC pwede. Oh, wow, dirty wow. Dirty boxing ang tawag doon. Oo, so exciting nga talaga to kasi first time mangyayari. Pero by ano siguro yan, Lex? By seconds, no? Yung hindi tatagal. Hindi tatagal. Ano tapos bitaw. Pero pag, ah, okay. Pag kinlinch tapos tinamaan na, tapos mananockout na, hindi na ano yun. Ay, bibilangan. Oh. Bibilangan, walang knockout pa. Bibilangan yan, no? Bibilangan. Ano nga yan? And daming, then, ano dyan, ang daming doktor niyan. Oo. Kasi ang sabi ni Chief Alvin Aguilar, 5 rounds, 3 minutes. Putang ina. 5 rounds, championship. Sakit. Tingin mo, tatagal sila ng 5 rounds dito? Baka 1 round pa lang, tapos na yung laban eh. Tapos na yan, duguan na yan. Oo, oh, di ba? Depende kung magkakatamaan sila, baka siya. Oo, oh, kung maghahabulan. Kasi minsan may sobrang adrenaline pag nagsuntukan, puro hangin minsan. Yeah. Di ba? So kasi parang na-imagine ko na to. Oo. Na-imagine ko na. Bilang, may ano yan, Lex, eh, may bilang eh. Pag tinamaan ka, na-knockout ka, bibilangan ka, hindi ka naman maano agad eh. So, yun. Pero maganda, pero tangina 5 rounds. Ang professional boxing is 3 rounds. At professional 4 rounds. 4 rounds. 3 minutes. So 5 rounds. Wow. Matinding takbuhan yan. Tawag dito. And then, may mouthpiece to. May mouth guard, syempre. Oo, meron. Ay, pero oh, may may mga nagsasabi, kahit daw may mouth guard, dahil ito ay bare knuckle, possible daw mahati yung uso? Oh, sigurado yun. Sure yan. Sure yan. Oh my God. Kasi ito buto yan eh. Oh. Buto yan. Knuckles, eh. Buto sa buto yan eh. Oh. Wasak talaga. Buto sa buto yan. Ang ngipin, tas buto. Oo. Mahirap pala yung bare knuckle. Oo, kahit may mouth guard ka eh. Lalaban na ako ng binakin pag babae yung kalaban siguro. bare naked ang labas na. Bare illegal ata yan eh. Ay, iba yun. Bare illegal. Grabe, no? Kasi imaginein mo, putok ang ano... Sigurado duguan dito, dugo ang ilong, possible eh, no? Dugo ang ilong dito. Oo. Pag nakagip ka lang ng knuckles na walang ano, kahit ito lalo na itong kilay. Oo. Tingnan mo, ito, itong may buto dito sa cheekbone natin, tapos yan. Oo. Totoo. Kasi yun nga, nasuntok ako ni Bad Boy ng Cebu, bumukol agad eh. Nag-black eye, bumukol eh. Eh, gloves pa yon. Tapos may headgear pa kami nun. Mm. Oh, imaginein mo pag walang gloves 'yan. 'Di ba? Grabe.